isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga gala. So, andito na naman muli si Bisayang Gala. So, gaya nga ng sabi ko mga gala, ang ipapakita kong video ngayon sa inyo mga gala ay about dun sa nabanggit kong rescue boat at saka life raft. Abangan nyo sa susunod kong ipapakita sa inyo ay ang ating rescue boat at saka life raft. So ngayon, pupuntahan natin yung tinatawag namin rescue boat at saka life raft mga kagala. So actually, andito pala kami ngayon sa Qatar. Dito kami sa Anchorage area. So kung mapapansin nyo mga kagala yan, maraming mga barkong nakapalibot din sa amin. Mga kapit barko namin. Ang angkorahe niyan, nag-entry ng schedule para loading. So ito mga kagala, ipapasilip ko sa inyo yung mga barkong nag-angkorahe dito sa aming kapaligiran. Gala. Yan yung mga barko na mga katabi namin, mga nakakurahin din yan, waiting for schedule. So yan, dahil masarap ang klima ngayon dito, medyo malamig. Kung titingnan natin, mainit, pero yung dampi ng hangin sa katawan mo ay napakalamig. So yan mga gala, tara puntahan na natin yung aming tinatawag na rescue boat tsaka life raft. So andun siya ngayon sa port side naka position mga kagala. So tara. So ayan mga kagala, yan yung aming tinatawag na rescue boat. At itong dalawa naman to, yan yung tinatawag na life raft. So tara, puntahan natin ng malapitan para makita nyo talaga ng malapitan yung lalong-lalo na yung dalawang life raft na yan, yung nasa loob ng capsule na yan. Gala. So ito yung tinatawag niyang outboard, yung makina niya. So naka-cover lagi yan kasi syempre naka-expose tayo sa dagat. So mahirap ng pasukan ng tubig dagat. Mapapansin nyo naman mga kagala, so itong dalawang to yung nasa, kung makikita nyo parang lagayan ng capsule, yan yung tinatawag na life raft. So yung life raft na yun mga kagala, dalawa yan, sabali dalawa sa port side, dalawa sa starboard side, tapos mayroong isa sa forward. So yung bawat isa nyan mga kagala ay capacity nyan is 25 persons. So ang mangyayari niyan, so in case na mayroong trahedya yung barko mga kagala, so nililip yan tapos tinatapon sa dagat. Tapos itong kanyang tinatawag na painter, yan yung tahali na yan, tatanggalin mo siya dyan sa may release HRU or hydrostatic release unit. Itatali natin sa matitibay na bakal para pag nag-launch na yan sa dagat, pag tinapon mo, hihilain mo siya saka siya mag-inflate. Siyempre may time na nararattle na tayo. Ang mangyayari niyan kapag hindi na natin na i-launch or naitapon yan sa dagat, so huwag tayong mag-alala kasi kusang lilitaw yan. Alam niyo ba kung bakit o paano lilitaw yan? Dahil meron siyang naka-attach na tinatawag na hydrostatic release unit or HRU.
So yung HR yun na yung makagala. Ipo-focus ko ngayon sa inyo. Yan yung pag nakadetect siya ng 4 to 5 meters below the water, automatic na magre-release siya. Automatic na magka-cut siya makagala. Tapos magre-release yung ating life rope. So ito yung makagala. Yan yung tinatawag na HRU. Ito yung pag na-detect niya yung lalim na lumubog na yung barko, na-reach niya yung lalim na 4 to 5 meters, automatic magka-cut siya makagala. Parang may blade to dito sa loob, tapos ika-cut itong tali. Automatic mag-inflate yan kasi meron yung tinatawag na may hangin yan dun sa loob, may isang bote yan dun sa loob na may cylinder yan ng hangin sa loob. Yun ang magtutulak para mag-inflate yung ating life raft. Tapos kusang lulutang na yung makagala. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, mayroon siyang procedure. Paano yun? Ayan makagala, mayroon siyang procedure. So yan ang purpose ng ating life raft. So siya nga pala, bago ko makalimutan. So mayroon din tayong tinatawag na life buoy ito, para sa mga man-overboard. Tsaka mayroon siyang nakatouch na ilaw. So pag may nakita tayong mga man overboard or yung mga taong nasa dagat o kailangan nating i-rescue, yan ang tinatapon natin para mayroon siyang magabayan habang nasa dagat siya. So paano makagala? So hanggang dito na lang. So sunod muli, at least kahit papaano mayroon naman akong isang napaka mahalagang bagay na kagamitan dito sa barko. At least meron naman akong na-share sa inyo at naipakita para maging aware kayo sa isa na namang napakamahalagang bagay na kagamitan dito sa aming barko. So see you mga gala, till next video.